Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Once again, good afternoon to all of you, to our media partners who's joining here sa ating pong DOH Convention Hall. At ganun din po sa ating pong mga media partners joining sa ating pong Zoom and DOH Facebook platforms. Today is March 14, 2023, Tuesday. Welcome po sa ating pong DOH Media Forum. At kasama po natin ang ating pong Officer in Charge, Secretary of Health, Undersecretary Maria Rosario Singh Vergere. And she will be giving an opening remarks. Then afterwards, we'll be going directly to the question and answer part of this media forum. Yusek Rosette. Yes, good afternoon po sa inyo lahat. Magandang hapon sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa media forum ng Kagawaran ng Kalusugan. Good afternoon to our media partners and all of those who are watching right now. Mula po sa Kagawaran ng Kalusugan, amin pong pinapaabot ang aming pasasalamat sa pagsuporta nyo, lalo't higit na sa ating mga media partners na kasama natin sa pagpapakalap ng tamang impormasyon. Bago po tayo magtungo sa ating question and answer, narito po ang ilang updates para sa ating bakunahan. As of March 9, 2023, humigit 73.9 million or 94.6% ng ating mga kababayan ang ating nababakunahan and classified as fully vaccinated. Habang nasa humigit 21.6 million or 27.6% ang nakatanggap na ng kanilang first booster shots, at humigit kumulang 4 million naman ang nakapagpaturok na ng kanilang second booster shots. Samantala, humigit 10 million or 112% ang fully vaccinated adolescents, habang halos 1.2 million or 13% naman ang mga boosted na sa ating mga adolescents. Para sa ating mga chikiting na may edad 5 hanggang 11, 5 to 11 years old, halos 5.5 million or 50% ang bakunado na. Sa kabilang banda, humigit kumulang 6.9 million or 79% senior citizens ang fully vaccinated, habang halos 2.8 million or 31% ang nakareceive na ng kanilang booster doses. Nais po naming bigyang diin na hindi natin makakamit ang tagumpay natin na 100% primary series vaccination coverage kung hindi dahil sa pagtutulungan ng bawat sektor at bawat Pilipino. Ito po ay bunga ng ating pagnanais na maproteksyonan natin di lang ang ating mga sarili kundi pati na rin mga kasama natin at mga mahal sa buhay. Malayo na po ang narating natin dito po sa ating sitwasyon laban sa COVID-19 at ngayon nai-institutionalize na natin ang mga iba't ibang strategiya na ginagamit natin sapagkat nakita natin na epektibo rin ang mga ito laban sa mga sakit. Itong system strengthening efforts na ginagawa natin ay parte ng living with the virus kung tawagin natin. Sa kabila nito, ang pagbabakuna ay isa sa mga critical na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ay nakikita naman natin na hindi na ganung kabilis ang ating progress tulad ng dati. In response, pinapaalalahanan po natin ang lahat ng ating mga kababayan na hindi lamang po primary series ng bakuna ang dapat nating tinatanggap. Tandaan po natin na ang protection ay mawawala over time with this first two doses at kailangan po natin magkaroon ng booster upang masustain natin ang protection natin sa ating katawan. Kaya naman po hinihikayat po namin ang lahat na siguraduhin po nating protektado tayo laban sa COVID-19. Magpabakuna tayo at magpabooster na agad sa pinakamalapit na vaccination site sa inyong lugar. Sa kasalukuyan po, ay naipalawak na po natin ang ating network of vaccination sites at ngayon meron na po tayong higit 3,600 plus na health centers sa iba't ibang lugar sa ating bansa na maaaring niyong puntahan anytime para kayo ay makapagpabakuna ng COVID-19 vaccine. Let us take advantage of the accessibility of our vaccines. Bigyan po natin ng importansya at yung oportunidad ay kunin natin dahil inilalapit na po ng ating gobyerno ang bakunahan ng COVID-19 vaccine sa ating mga komunidad. Ngayon po ay nasa huling yugto na tayo ng ating laban at ang ating mga aksyon natin ngayon ang magpapasya kung tuluyan na ba nating malalawakan o malalaktawan ang dagok laban dito sa COVID-19. Sa pamamagitan po ng pagbabakuna natin, ginagampanan natin ang ating papel sa pagpapaigting at pag-i-institutionalize ng mga strategiya laban sa COVID-19.
Para sa karagdagang impormasyon sa mga lokasyon ng mga vaccination sites, pumunta lamang po tayo o bisitahin natin ang DOH website o ang ating website na maglalaman ng ating COVID-19 vaccination sites. Thank you so much, Yusek Rosette, for the opening remarks. And we will now move forward to the question and answer part of this media forum. May we ask ABS-CBN News, Rafael Bosano, please. Hi, ma'am. Good afternoon po. Judging po from how the virus is behaving now, does the DOH think that it can still be characterized as a pandemic in the context lang of the country? Yes, Rafi. No? Kapag pinag-usapan natin ang definition ng pandemya or pandemic, it means that it's affecting not just one country or one location, but it's affecting most or two or more of these countries. At pag tinignan po natin ang sitwasyon ngayon, we cannot just look at the Philippine context or situation. Because if you, as I've said, if you define a pandemic, it will comprise of several countries being affected by this illness. So pag tinignan po natin ang sitwasyon natin ngayon worldwide, makikita natin na halos lahat pa rin naman ng bansa, actually lahat pa rin ng bansa, may mga tinatala pa rin mga kaso ng COVID-19. And with that, hanggang sa ngayon, hindi pa natin tinatanggal o the WHO have not revised or amended or rescinded the declaration of this pandemic. Thank you so much, Yusek and Rafi, for your question. May we ask, okay, she's not here. Dek Villanueva from the Philippine Star, Yusek, the question po ay, in a recent report, the World Health Organization said that discovering the origins of the COVID-19 is a moral imperative and that it is committed to finding how the virus arose. What is your reaction on this and how will we and other countries benefit given this stand of the WHO? Yes, Tech, no, it's very important and we agree to the WHO really finding out the root cause of what started all of this. Pag tinignan ho natin kahit sa ibang mga sakit, kailangan lagi natin nalalaman kung ano ang pinagmumulan ng sakit. What would be the root causes of the illnesses? Kasi yun po yung talagang atin pinagtutuunan ng strategiya para maitigil natin kung saan nagmumula ang sakit. Hindi po natin pwedeng basta gamutin na lang ng gamutin lahat na nagkakasakit at hindi po natin bibigyang tugon kung saan nanggaling ang sakit dahil hindi na ho tayo magkakaroon ng mga technologies na pwede nating gamitin para mapuksa po natin yung root cause of the problem and eventually this will go away. So pag tinignan ho natin ang una pong theory ng WHO when they started out their investigations was this came from wild animals coming from China. At hanggang sa ngayon naman po, wala pa rin naman silang final conclusion on based on what they have investigated. Pero napaka-importante kasi nakikita natin ngayon na itong sakit na ito might have been transmitted coming from animals. And that is very important. Kasi sa paggawa ng mga bakuna, sa paggawa ng mga preventive measures, diyan natin tinutugon kung paano natin gagawin ang mga measures to prevent based on where the disease really came from. Thank you so much, Yusek, for the clarification. May we ask ABS-CBN News for Rafael Bosano, please. Ma'am, bukas po yung ikatlong anibersaryo since the first lockdown was imposed dito sa bansa. Can the DOH describe, ma'am, how much the country has had to adjust and maintain these changes to be able to cope with the pandemic and beyond po? Thank you, Rafi, for that question. No, kapag tinignan po natin, the country has adjusted so much because of the different effects of this pandemic to our healthcare system. Nung nag-umpisa po tayo, nakita natin yung mga kakulangan at mga gaps natin sa healthcare system. And that was the first or that was the start when our government through our Department of Health and of course all other sectors started adjusting. Ang unang-una po natin ginawa, tinignan natin paano ba natin ma-identify agad-agad sa isang tao na may sakit siya. We started expanding our laboratory so that we can be able to detect the virus. Dati po ang ating laboratorio, iisa lang nasa RITM. Ngayon po, more than 300 na ang RT-PCR laboratories natin all over the country, both public and private, both national and local government.
Dati ang ating mga quarantine facility, isa lang dun sa New Clark City, kung saan dun tayo tumatanggap ng mga repatriated natin na mga kababayan. Pero ngayon, meron na tayong libo-libong beds for quarantine and isolation, not just from the national, not just from the private, also from our local government units. Dati-rati, wala tayong gamot na nagagamit, wala tayong bakuna. Nag-adjust po ang ating healthcare system by providing transitional regulatory mechanisms so that we can be able to use these new technologies like vaccines for COVID-19 and also medicines na ginagamit natin ngayon to prevent the progression to severe illnesses. Dati-rati po, yung mga healthcare workers natin, nandun po sila naka-assign sa kanilang mga talagang tinalagang mga assignments. Pero nung dumating po yung pandemya, ang ating mga healthcare workers naging mas flexible. They have earned that expertise because they were assigned and deployed in different areas which are where they were most needed for the COVID-19 response. Nakapagpaikot po tayo ng healthcare workers natin during the time of the pandemic so that we can adjust and be able to accommodate all of these patients who are needing our help through our hospitals. And lastly, ang mga ospital natin na dati-dati, meron lang silang dalawa, tatlong ICU beds, nakapag-expand bigla-bigla in a number of months, no? Ang ating mga ospital, especially the big ones, with the support, of course, of the private sector and the national government, were able to expand the number of beds. So pag tinignan natin, suma total, how we were able to adjust because of the circumstances, we were able to adjust appropriately and accordingly. And we can say that with all of this, mas napabilis natin ang pag-improve ng ating mga kinakailangan so that we are better prepared for the next pandemic to come, kung sakasakal. Thank you so much, Yusek Reset and Graffy, for your question. May we ask Mats Villar, please? Hi, good afternoon, Yusek. Sinasabi po meron daw 60 million doses ng COVID-19 vaccine yung posibleng ma-expire na by September. Magbabago po ba ng strategy yung DOH or government para hindi na madagdagan yung ma-expire na bakuna? And also, kung may update po dun sa dating vaccine na ni-report pong ma-expire na, na-extend po ba yung shelf life nila? Thank you. Yes, Mads. No? So unang-una po, gusto lang natin ibigay yung mga numero. We were able to present this also when we had our Blue Ribbon Committee last week. At ang atin pong to expire would be around 15.3 million. Pero dito sa 15.3 million na ito, itatanggalin natin yung almost 7 million na inaantay pa ho natin ng desisyon ng FDA together with the manufacturers who have applied kung marire-extend natin yung shelf life nila. So pag tinignan ho natin, we have from March until October na tinitignan na to expire na vaccines. And this would comprise around 8 million, no? Kasi tatanggalin natin yung naka-quarantine which are waiting for re-extension. So pag tinignan natin sa kabuuan naman, makikita natin na yung amin pong tinalaga o nai-report natin sa ating mga kababayan ng mga wastage. Kapag pinag-usapan natin ng wastage, it does just not include the expiring vaccines, but also those operationally ay na-waste because of other reasons, katulad ng nasunog, na lumubog sa dagat, meron din dahil sa temperature excursions, and so on and so forth. So it's still the same. Our figure is this 44 million comprising of the total wastage for the entire COVID-19 vaccination program. Ano yung forward measures natin? Katulad ng naisagot namin nung nag-Blue Ribbon Committee tayo sa Senate, sinabi natin that we are now making the vaccines more closer to our communities, kung saan tinalaga na natin na na-integrate natin ang COVID-19 vaccination sa regular programs ng ating mga local facilities. So anytime that our kababayans would like to have their vaccines anywhere they are, they can go to any healthcare center and they can receive their COVID-19 vaccination. Thank you so much, Yusek and Mads. The question of Mads is also similar to the question of Gladys Duwabi from UNTV. Next round of questions, may we ask ABS-CBN News again? Rafi, please.
Ma'am, sinabi po ng WHO na gusto na nilang matapos yung emergency ng COVID in 2023, and they said that it can happen as long as government strengthen the systems. Yung nabanggit niyo na po kanina, no, the various adjustments that we had, pero paano po yung inyong assessment in the longevity of these systems? Are we ready to say na dito rin sa Pilipinas ay patapos na rin ang emergency? And idudugtong ko na lang sa May 11 po ay ililift, tatapusin na rin ng Amerika yung emergency phase sa kanila. So may mga bansa na po, ma'am, na may mga ganitong moves. Tayo po ba may ganun ding pinag-aaralan ngayon? Salamat, Rafi. No? So ako, sa tingin ko, kailangan natin, let us try to be, how do you say that? Let's make it distinct. Kapag pinag-usapan natin ang emergency, there is emergency because there's something happening. And katulad ngayon, meron tayong COVID-19. At iyan yung kumakalat sa iba't ibang areas ng ating bansa at unti-unti nating sinusubko. Ang isa pang concept na binabanggit mo kasi is if your health system is equipped already. So sinasabi ng WHO, yes, we're nearing the end of the pandemic, pero kailangan masiguro ng bawat bansa na equipped na sila, na yung surveillance system nila maayos, yung kanilang mga facilities, if ever, maayos, may clinical care pathways na sila, so on and so forth. So dito sa ating bansa, pag tinignan natin yung term na emergency because of the COVID-19 situation, ako masasabi ko ngayon, because of the low number of cases, manageable tayo eh. So kaya, di ba? Pero mas kumpiyansa ako kasi mas nakita ko pa, based on the equipping the country, mas handa tayo ngayon. Because we can ensure and assure our citizens right now, masisigurado po namin sa inyo na ang atin pong surveillance system ay gumagana, ang atin pong mga sistema para makapag-sequence tayo at ma-identify natin ang mga variants of concern, meron na po tayo niyan. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, we have started it already in Visayas and Mindanao. Meron na po tayong mga clinical care pathways ngayon kung saan gumagamit na tayo ng iba't ibang gamot para gamutin natin ang mga taong nauospital because of COVID-19. Hindi lamang yon, dahil ang mga doktor natin ngayon, napakagaling na nilang gumamot na mga may COVID-19 because of experience, because of technologies. So we can say right now that we are better prepared compared to before. And if ever, katulad ng ibang bansa na nagtatalaga na o sa Mayo tapos na ang emergency dito, sa ibang bansa sinasabi by June tapos na, I cannot tell you na by May, by June tapos tayo. But what I can tell you confidently, we are being able to manage the situation. And sa tingin ko, because the cases had been manageable for a number of months already, hopefully magtuloy-tuloy. Dahil kapag nagtuloy-tuloy yan and we are already equipped at handa tayo, maari malapit na talagang matapos itong ating hinaharap na COVID-19 situation. Thank you so much, Yusek, for the very comprehensive response, and Rafi for your question. Another question po will be coming from Philippine Star. Dek Villanueva, the question po, Yusek, is do we have any update as to the bivalent vaccines donation we are expecting to arrive in the country this month? Have we finalized the guidelines on this, Yusek? Stack, no? So yung bivalent vaccines, medyo nagkakaroon lang tayo ng kaunting delays because katulad naman ng alam ng ating mga kababayan, yung state of calamity ay na-lift na, and alongside with the state of calamity, may mga kondisyon na kasama yan na hindi na nakailangan natin bigyang tugon. Katulad ng mga immunity from liability at saka indemnification clauses na nire-require yan ng mga manufacturers and even with these international agreements. So ngayon, ito lang po ang atin pong hinihinga ng guidance coming from the Office of the President. If we can enter into this agreement with this immunity from liability and indemnification clauses na nakapasok dyan para mag-go ahead ng ating mga transaksyon at pakikipag-usap. Thank you so much, Yusek, and of course, Dek, for your question. Last question po sa mga na-submit kahapon. Mads, net 25, please. Yusek, meron po ba tayong update sa monitoring sa health condition po ng mga residente sa Oriental Mindoro na affected po ng oil spill? Thank you.
Yes, Mads. No? So dati po nakapag-report tayo, I think that ang initial natin was 79. Ngayon po 122 na ang naitala o nai-report na mga kaso which from communities or individuals that had been affected either through skin transmission o yung pagpasok, inhalation o di kaya ay kanilang symptoms sa mga tiyan. So meron po tayo ngayong 122 cases kung saan most of these are cough and colds at saka headache. Ibig sabihin respiratory at saka yung headache. Marami din pong mga nahihilo, 16. Meron pong mga sumakit ang tiyan, merong nahirapan huminga, 10. Meron nagkaroon ng skin rashes, around 7. At meron pong 5 na na-aggravate because dahil nga na-inhale nila, na-aggravate ang kanilang asthma. All in all, pag tinignan ho natin, halos lahat naman recovered. Ang katulad nga ng sabi ko dati, isa lang po ang napasugod natin sa ospital kasi nag-asthmatic attack, but after one day, nailabas na rin. So ngayon po, minamanage natin yung mga symptoms na nararamdaman nila. And of course, what would be most important would be ma-prevent natin further yung mga symptoms na mangyayari sa ating komunidad. Thank you so much, Yusek and Mads, for your question. We'll now move forward to the live question. May we ask first UNTV, Gladys, please. Good afternoon, Yusek. Bali, there were 86 Filipinos aging 19 years old and below infected with HIV. Any reminders po, Yusek? Yes, napabalita po ito no, na may mga teenagers na nadadiagnose with HIV of late, no, merong napabalita. Unang-una po, even before, we had been detecting also, no, pero paisa-isa lang naman among teenagers. Kaya ang atin nga pong paalala, wala naman talagang pinipiling edad ang HIV. Kailangan lamang po talaga ang ating mga kababayan makapag-ingat, malaman natin kung saan ito nanggagaling at paano tayo mapoproteksyonan. So unang-una, gusto po nating sabihin na most common cause ng HIV po dito sa ating bansa or even around the world is unsafe sex. So kapag sinabi nating unsafe sex, ang ating preventive measure is to always have safe sex. So para kayo po ay maproteksyonan, gumamit tayo ng condom. O di kaya, kailangan po natin malaman din of course yung history po ng ating mga partners bago po tayo makipagtalik. Una, pangalawa po, meron din mga nangyayari around 1% or less na nagsishare po sila ng injection because of drug use. Ito po yung mga sharing drug injection equipment or needles. So kailangan po hindi nagagamit. No? We do not like to tolerate this kind of behavior. Pero kung sakali po, kailangan lang malaman ng ating mga kababayan na hindi po safe yun pong naghahati-hati kayo ng hiringgilya o needles at hindi nyo po pinapalitan kapag ginagamit nyo. Pangatlo, kailangan po lagi tayong aware. So kung sa tingin nyo po nagkaroon kayo ng risky behavior, libre po ang gamutan at saka test for HIV. Kailangan nyo lamang pong pumunta even in your local governments. Meron na po tayong mga test for HIV at kung sakaling makita na meron kayong sakit, libre pa rin po ang gamutan. Hindi na po death sentence ngayon ang HIV katulad nung araw na iniisip ng mga tao na kapag nagka-HIV, wala nang lunas. Hindi kayo nagagamot pero yung gamot na iniinom nyo po can maintain and sustain your life and you be productive hanggang sa matagal na panahon. So hinihikayat po natin ang lahat na sana po tulong-tulong tayo to spread awareness on HIV at malaman po natin kung paano natin maproproteksyonan ang ating sarili at once in doubt at iniisip nyo na nagka-risky behavior kayo, tumungo lamang po kayo sa ating mga healthcare facilities at handa po kami na bigyan po kayo ng kinakailangan yung mga serbisyo. Thank you so much, Yusek, for the reminders to the public and of course, Gladys, for your question. Another question po will be coming from Leigh Alves, please. Good afternoon, ma'am. Ma'am, sa isang forum po ng Philippine College of Physicians, they discussed na yung chronic kidney disease ang isa na po sa leading causes of death sa Pilipinas. Paano po ba ito maiwasan? Tsaka ano po ba yung karaniwang sanhi po nito? Yes, Leigh, no? So,
Alam nating lahat na yung chronic kidney disease ay medyo tumataas talaga ang porsyento o numero dito sa ating bansa, lalong-lalo na dun sa mga causes of death ng mga Pilipino. Kung makikita niyo po, most of those undergoing hemodialysis o yung mga dialysis have chronic kidney disease. These are the patients with end-stage renal disease. Ibig sabihin, hindi na nagpa-function yung kidneys nila, kailangan natutulungan na sila ng dialysis. So ito pong chronic kidney disease ay maari pong makuha sa iba't ibang pamamaraan. Yung iba po, dahil po pagkapanganak nila, may problema na talaga sila sa bato o sa kidney, nagkakaroon sila nitong chronic end-stage disease for the kidneys. But the others, you acquire it. Like, halimbawa ikaw, may high blood ka, hindi nakokontrol yung hypertension mo. Halimbawa ikaw, may diabetes ka, hindi nakokontrol yung diabetes mo. Naapektuhan ito ang ibang organs ng katawan mo, kasama na po doon yung bato o yung kidneys natin. Most of those who have chronic kidney disease here in the country ay yung mga matatanda natin na napabayaan po yung kanilang diabetes o yung hypertension o iba pang mga sakit. Another cause of this chronic kidney disease, yung mga taong usually nagkakaroon ng repeated urinary tract infection, yung infection po dun sa daanan ng pag-ihi natin, na paulit-ulit na hindi nagagamot, at yung infection minsan sinisira po niyan ang kidneys natin. So these are the things, some of the factors that causes chronic kidney disease. Kaya po tayo, lagi po tayo nagpapaalala sa ating mga kababayan, unang-una, of course, healthy lifestyle is the most important to prevent. Bawas po tayo sa pagkain na masyado maalat, laging kakain ng mga masusustansya, huwag masyadong umiinom na mga alak. And kapag meron po tayong nararamdaman o meron tayong mga symptoms na out of the ordinary, magpatingin po tayo agad sa doktor, kasi yun pong early detection is still very critical para sa mga may sakit na ito. Dahil once na late ka na makapagpatingin dito sa sakit na to at hindi na nagpa-function ng kidney mo, mauuwi ka na talaga sa dialysis. Thank you so much, Yusek and Lay Alves, for your question. Another question po will be coming from the Manila Times. Red Mendoza, please. Hi po, Yusek. Sinabi po ni Senator Tolentino sa isang interview na kaya daw po nagkaroon ng wastage sa bakuna ay dahil daw po sa mistakes sa prioritization ng pagbabakuna, and also the possibility na yung pag-procure ng bakuna ng private sector ay parang there are errors sa distribution and procurement ng vaccines, including the procurement of the private sector. Ano po masasabi ng DOH dito sa sinabi ni Senator Tolentino na parang he's insinuating na dapat tanggalin na po yung prioritization ng bakuna, and also dapat ang DOH na pamanguna sa pag-procure ng mga bakuna? Yes, thank you, Red. No, so unang-una, yun pong sa prioritization ng bakuna, atin po itong ipinatupad dahil noong mga unang mga panahon na tayo po ay magbabakuna, kakaunti lamang po ang resources natin. During the initial months that we were going to start COVID-19 vaccination, we only received donations from China din. That was Sinovac. At hindi naman po natin pwedeng ipakalat sa lahat ng mga population natin during that time kasi mas kukunti ang impact. Nag-prioritize tayo. Pangalawa, tayo po, pag nagpapatupad ng programa, it has always been based on science and evidence. And during that time, and up until now, may mga klase ng bakuna ng COVID-19 na maibibigay lang natin at nire-recommenda ng eksperto para sa piling populasyon. Best example for this would be the second boosters na hanggang sa ngayon, hindi mai-recommenda ng ating mga eksperto na maibigay sa general population. Kasi hanggang sa ngayon, science and evidence provides us na wala siyang masyadong benepisyo para sa ating general population. So we do not like to subject our general population to the risk of having reactions maybe, at saka hindi din naman mabibigyan ng enough benefit, hindi po natin ibibigay at hindi natin ipupursige. Ngayon ito pong ating pagpo-procure, it was really just the national government during that time. A lot of things were uncertain. Pero syempre, nakita natin, nagpursigido rin naman ang private sector at local governments na bumili on their own because they wanted to help the national government as well as their employees or their citizens or constituents. So pinayagan naman, may batas tayo doon. Yun nga lang po,
kasi nga uncertain lahat, naunang dumating ang mga procurement at deliveries ng national government. Medyo nahuli yung sa private saka sa local government. So by the time na dumating yung pre-procure ng private at saka local government, nabakunahan na ng national government most of their employees and community. Kaya nagkaroon ng ganitong medyo pagkasobra dun sa mga pre-procure ng private at saka local government. So ngayon po, kami po, agree po kami kay Senator Tolentino that maybe pagbigyan muna natin ano, at pabayaan muna natin ang national government to manage at makapag-procure for this time being. Since tinitignan naman natin ang estimates natin is not that high as before, pati na rin yung demand. Kaya yung atin pong whole of sector, hindi natin tatanggalin yan na private helps us, local government helps. Pero siguro pagpaplanuhan natin maigi para we learn from the past issues so that we can be able to improve more on our procurement practices. Thank you so much, Yusek and Red, for the question. May we ask Mark Catalto? Yusek, you earlier said po na madedelay po yung pagdating po ng bivalent vaccines. And kung madedelay po, kailan po natin ina-expect na darating po ito? And once po na dumating na nga po yung bivalent vaccines sa bansa, ay kinoconsider din po ba natin na unahin muna yung vaccines na near expiry or urgent na po na magamit na rin po itong bivalent vaccines? Thank you po. Thank you, Mark. No, so unang-una, hindi po mawawala yung monovalent vaccine sa ating programa. Ito pong bivalent vaccines ay i-integrate doon sa overall COVID-19 vaccination program. So kumbaga, ang bivalent vaccines, dadagdag siya doon sa proseso natin. Kung saan, lahat po ng mababakunahan ng bivalent vaccine should have at least received their first booster shot. So kailangan, magamit pa rin natin yung monovalent, kaya ito po yung gagawin natin because this is also based on evidence na kailangan kasama siya at integrated siya doon sa ating gagawin. Ngayon, ang bibigyan naman natin dito sa paunang darating na mga supplies pagka dumating na, ay ang atin magpa-prioritize tayo based on guidelines yung vulnerable sector. So pag tinignan natin, tuloy-tuloy pa rin yung programa natin ng monovalent vaccines where we still give for our community. Tapos yung bivalent na dadating, uunahin muna natin yung mga vulnerable. So walang masasayang. Lahat po ay gagamitin pa rin natin at itutuloy ang mga strategiyang ginagawa natin ngayon. Thank you so much, Yusek, for the clarification and Mark for your question. Another question po will be coming from JC Cosico, please. Hi, ma'am. Ma'am, may ilang mga LGUs po na ibinalik po ulit yung pagpako sa cruise tuwing Holy Week. Ano po ba yung risk nito? And sa mga plano po na magpenitensya, ano po yung advice ng DOH? Yes, thank you, JC, no, for reminding our public on these practices during the times of Lent. Ito po yung mga ginagawa natin kapag santo-santo, kung saan meron po tayong mga pagpapako sa krus, yung nilalatigo na parang scourging for them because this is part of their culture and religion ginagawa nila. Pero gusto lang po nating paalalahanan lahat po ng ating mga kababayan na kapag ginawa natin ito, this may cause harm for you. Unang-una, kapag pinapako po kayo sa krus, ang mga atin pong tinitignan na risk ng ating kababayan dyan would be unang-una, infection. Doon sa site na na-puncture po yung kamay nyo at saka mga paan nyo, maari po na aside from the infection mismo doon sa sugat, you can have tetanus. Because ito pong mga pakong ginagamit ay hindi po natin sigurado yung mga sources nito. At kailangan mag-ingat tayo. Pangatlo, loss of blood. No, kapag pinuncture tayo ng ganun, maaring tamaan yung mga vessels na marami tayo dito sa paa at kamay natin, maaring magtuloy-tuloy po ang pagdudugo at mahirapan tayong pigilan ito, and it can result to this loss of blood for the individual. So ito po ang aming pinapaalala sa ating mga kababayan na sana po iwasan po natin ito. Marami pa rin po tayong ibang pwedeng gawin para maipakita natin ang ating mga sakripisyo na gustong gawin para po sa ating Panginoon. So let us try to be healthy and also safe during this Lenten season by doing the appropriate practices. Paalala din po sa local government, sana po
mamonitor po natin ang mga kababayan natin gumagawa ng ganito para mabigyan natin ng abiso, mabigyan po natin ng guidance, maiwasan po natin ang mga ganitong pangyayari sa ating komunidad. Okay, JC, follow-up question please. Ma'am, follow-up lang po dun sa 86 na adolescents age 19 and below na nagkaroon ng HIV back in January. Where can we attribute this, ma'am? Probably lack of education po. Where can we attribute that, ma'am? Thank you, JC. Unang-una, marami pong factors why people get into this kind of practices. Maraming factors why people will get HIV. It is not just lack of awareness, but it might also be peer pressure, especially their adolescents. It can also be the accessibility of this kind of engagements or interactions with other partners. Ito po yung mga tinitignan natin. Ang isa pa, accessibility to social media. Ngayon po napansin natin among the young individuals who are practicing unsafe sex, they already have social media applications where they can meet and chat. And then ito na po yung ginagamit ng mga kabataan natin ngayon para sila ay magkaroon nito mga ganitong klaseng pagkikita at illicit behavior. So atin pong pinapaalalahanan uli ang ating mga kabataan na sana po tayo po ay aware na meron pong mga sakit na maaari natin makuha kapag tayo ay unsafely na gumagawa ng iba't ibang mga behavior. Pangalawa, sana po yung ating mga magulang mapagsabihan din natin ang ating mga anak na para maiwasan po natin ang mga ganitong practices at hindi po sila magkasakit. Thank you so much, Isa, for the reminders and JC for your questions. May we ask Bernadette Tinoy from UNTV, please. Good afternoon po, Yusik. Maiba naman po ulit ng topic, Yusik. Any reminder po para maiwasan po yung mga kaso ng malnutrition sa bansa, lalong-lalo na po sa mga bata? Yes, thank you. No? So unang-una po, pag pinag-usapan po ang nutrition o malnutrition, hindi lamang po isang factor ang dapat nating tignan o hindi lamang po isang ahensya ang dapat nating tignan. Ang malnutrition po is a multi-sectoral issue kung saan hindi lamang po health ang atin pong kailangang tignan. Kailangan makita din natin yung income status ng pamilya, anong klaseng mga pagkain ang kinakain nila, anong klaseng environment dun sa kanila. Meron ba silang accessible ba sa kanila ang mga prutas, mga gulay na kailangang kainin at iba pa. So kapag pinag-usapan ho natin ang malnutrition dito sa ating bansa, nakikita po natin, especially in those areas na mahihirap, mas madami po na malnourished na bata. Pero ngayon, ginagawa po ng ating current administration, ito pong binibigyan ng talagang focus ang malnutrition where we have partnered with the World Bank. Meron po tayo ngayong 10 billion peso na project with World Bank. Kung saan ang tinatawag dito is the Philippine Multisectoral Nutrition Project. Dito po nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para matugunan natin ang problema natin sa malnutrisyon. Kasama po natin dito ang DSWD, of course kasama natin ang National Nutrition Council, and dun po sa NNC Governing Board, kasama rin natin ang Department of Agriculture, DILG, at iba pa hong mga ahensya ng gobyerno para maging multi-sectoral approach po ang pagtugon natin sa malnutrisyon. Hindi lamang yung kalusugan ng bata or yung health aspect ang titignan natin, titignan din po natin yung kanyang kabuuang pagkatao. Kung saan makikita natin ano ba yung tulong sa kanila o yung ano yung nagagawa kapag sila ay nakakapag-aral, mas aware sila. Ano ba yung nabibigay sa pamilya kapag mas aware ang nanay kung ano yung tamang pagkain na pinapakain sa bata. Ano ba yung nagagawa ng local government kapag binibigyan niya ng enabling environment makapagtanim at ng gulay ang mga komunidad para mas may pinapakain na masustansya sa kanilang anak. So lahat ng ito gagawin natin. This would run for 3 years and hopefully sana magkaroon po tayo ng impact at matugunan natin ang malnutrition sa ating bansa. Thank you so much, Yusek, and of course Bernadette for your question. Another question po will be coming from ABS-CBN News. Rafi Bosano, please.
Rafi. Hello po. Ito na lang. Ma'am, nung weekend po, dumagsa yung mga tao na naman sa Baseco Beach sa Manila. So just a reminder po, no, kasi nagsiswimming na naman sila doon. Ano po yung reminders natin para sa mga taong gustong patuloy na lumangoy doon? Mataas pa po ba yung coliform levels and other toxic substances? At ano po yung mga magiging potential hazards nito sa kalusugan? Yes, Rafi, clarify ko. Nag-swimming? Swimming po. Sa kahit saan? Sa Baseco. Baseco. Opo. Okay. So, yes, unang-una, it's summertime. So especially ang mga bata, gusto talaga nagsiswimming kapag summer kasi mainit. Kahit tayo gusto natin yun. Ano? Pero sana, ang paalala natin, maliligo tayo dun sa malilinis na bodies ng water. Pag tayo ay naligo sa mga katubigan o dun sa mga pinupuntahan natin na hindi natin sigurado kung saan ang daloy ng tubig na yun, maaari tayong makakuha ng sakit. Unang-una na dyan, syempre, yung mga sakit sa balat, sakit sa tenga, pwedeng pumasok ang tubig sa loob ng tenga at magka-impeksyon. Sakit sa mata, you get sore eyes also, no, if you go and swim in these public places. Pagka dito sa mga areas na medyo madumi at nahahaluan ng mga tubig baha, minsan stagnant water, you get leptospirosis. Kapag may open wound ka, pwede ka rin magkaroon ng mga amebiasis, pwede ka magkaroon ng typhoid fever, iba't ibang klaseng sakit sa tiyan. So these are the list at hindi pa tapos yan na maraming sakit na maari mo makuha. So nagpapaalala tayo sa ating mga nanay, sa ating mga lolo, yung mga tagapag-alaga ng ating mga bata, iwasan po natin paliguin ng ating mga anak sa maduduming tubig, katubigan. Ano? Lalong-lalo na po yung tubig na nahahaluan ng tubig baha o yung mga tubig na naka-stagnant lang or iniipon lang tapos naandun lang at nahahaluan ng maduming klase na tubig. Maaari pong magkasakit ang ating mga kabataan ng iba't ibang klase at ito po ay isang bagay na maari nating iwasan kung tayo lang po ay magpa-practice ng mga safe, healthy behaviors. Thank you so much, Yusek. And these are all the questions we can accommodate for today's media forum. Yusek, your final remarks and message. Gusto lang po natin magpasalamat sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy pong sumusubaybay sa ating media forum ng Kagawaran ng Kalusugan. Nagpapasalamat din po sa ating mga media partners, your cameramen and your staff. Sa walang sawang pagsuporta po sa Kagawaran ng Kalusugan sa pagpapakalap ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Nagpapaalala lang po tayo na ang bakuna po rin po ang pinaka-epektibo na atin pong magiging proteksyon laban po sa COVID-19 na sakit. Ngayon pong malapit na po tayo doon po sa hinahangad natin lahat na magkaroon ng wakas ito pong ating COVID-19 situation, sana po maging armado tayo para handa tayo sa mga kung sakasakali no, na magkakaroon po tayo ng transmission pa rin sa ating komunidad. Kung tayo ay bakunado, tayo ay sigurado. So sana po lahat magpabakuna na, lalong-lalo na po yung ating nakadalawang doses na, kailangan po natin ng booster para po mas masustain natin ang proteksyon sa ating katawan. Pangalawa, lagi pa rin po nating pipiliin na protektado tayo kung pupunta po tayo sa mga lugar na sa tingin natin kailangan natin magmask. Nasa sa inyo po ang desisyon na magmask po tayo para iwas sakit po tayo. Lalong-lalo na po sa ating mga nakakatanda at saka doon sa mga ating mga kababayang may mga sakit. And pangatlo, hindi lamang po COVID-19 ang sakit natin. Sa ating bansa at sa buong mundo, marami pa rin pong ibang mga sakit, lalong-lalo na ngayon, naghahalo na po ang ating klima kung saan mas umiinit na po ang panahon. Marami na naman po tayong sakit na maaring makuha, katulad po ng pagsakit ng tiyan, pagtatai, dahil sa mga kinakain pagkain na madaling mapanis, dun po sa mga paliligo sa iba't ibang katubigan, lalong-lalo na kung madumi po ang katubigan, maaring makakuha pa ng ibang mga klaseng sakit. So patuloy po tayong maging aware, patuloy po tayong tayo po ay nagmamatyag at nagbabantay at patuloy po nating i-practice ang healthy lifestyle and healthy behavior para po protektado lagi ang ating pamilya, lalong-lalo na po ang ating mga anak. So maraming salamat po. We will see all of you next week. Thank you so much everyone. Thank you to all our media partners.